Ang salita sa araw na ito, ika-26 ng Marso, ay pinamagatang ang nawala at natagpo ang tubig. Mga kapatid, naranasan na ba ninyong mawala ang isa ninyong mahalagang bagay at hindi kayo huminto sa paghanap nito hanggang sa makita ito? At pagkatapos ay tuwang-tuwa kayong ibinalita ito sa inyong pamilya at mga kaibigan na natagpuan na ninyo ang inyong hinahanap na bagay. Ganyan din ang ating Panginoon. Kung isa sa atin ay napalayo sa Kanya dahil sa Kanyang naranasang mabibigat na pagsubok, nalulong sa masamang bisyo, napasama sa masamang barkada, o nawala ng tiwala sa Panginoon, hindi tayo papabayaan ng Panginoong mag-isang mabuhay. Hindi titigil ang Panginoon sa paghahanap sa atin upang ituwid tayo ng landas at muling maranasan ng Kanyang pagmamahal at kalinga. Iiwanan ng Panginoon ang 99 na mabubuting tao upang sakipin ang isang taong makasalan at magdiriwang ang buong kalangitan sa pagkakasigip ng Panginoon sa taong ito. Ang pagmamalasakit ng Panginoon sa mga makasalanang tao ay inilalarawan sa talinhaga na ang nawala at natagpo ang tupa sa Ebanghelyo ni Lukas, Kabanata 15, Talatang 1 hanggang 10. Basahin po ninyo ang lahat ng mga taludtod upang maunawaan ang talinhaga. Bibigyan din natin ang taludtod ika-6 at ika-7 at ganito ang sinasabi. Pagdating sa bahay, aaniyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan ng sisi. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mabait man tayo kumakasalan. Huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon at sabihin sa Kanya ang ating mga suliran. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, na hindi ninyo kami pababayaang masadlak sa kapahamakan at kadilim nang dahil sa inyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Gagawin ninyo ang lahat upang kami ay masakip sa kasalan. Gabayan po ninyo kami upang kami ay di mawala tulad ng isang nawalang tupa ng pasto. Amen. Magandang araw po sa ating lahat.